Hi guys, today i-review ko sa inyo itong madaming nagre-request na pabango. This is the Viktor and Rolf Flowerbomb o di Parfum. And this is the bottle. Ang cute ng bottle. I have this 30ml lang kasi gusto ko lang muna siyang subukan. And ang cute! Ang cute talaga nung maliliit. Although lugi ka, no? Pero ang cute talaga. Pagpasensyahan nyo na guys, kung hindi ako masyadong nakaayos today, meron kasi akong allergy. I don't know if you could see it sa camera. Nangati ako ng nangati and kinamot ko siya ng kinamot while sleeping. So, nakalmot ko yung balat ko and then sa skin ko meron akong pimple. So, nagpahinga lang muna ako. Naglagay lang ako ng konting balm and konting tint lang sa cheeks para laman medyo presentable ako sa inyo. Pero actually, it gave me an idea na maganda palang ganito na lang kung okay lang sa inyo guys. Kasi it doesn't matter naman siguro kung ano itsura ko sa camera kasi you guys could just listen na lang and not watch, no? Kasi sa umaga talaga, ang ginagawa ko pagkagising, nag-i-spray talaga ako ng dalawang pabango sa magkabilang braso ko to test pagbago yung pabango, to test it on my skin para alam ko kung ano yung amoy niya. And pangalawa, kung medyo luma na yung pabango and gusto ko siyang i-review ulit, to remind me kung ano yung amoy niya, lalo na yung matagal ko nang hindi nagagamit ng mga pabango. Or actually, even kagagamit ko lang, para lang talagang fresh siya sa ilong ko, fresh siya sa mind ko. And a lot of times, gusto ko nang i-review talaga yung pabango the same day. Kaso hindi pa ako naliligo, kagigising ko lang, my skin is not prepared to face you guys. Pero ngayon naisip ko, you know what? Ang ingay ng mga ibon, pero I'm not complaining. It's a good sound, di ba? Gagawa na lang ako ng maraming review ng pabango na kahit na ganito yung itsura ko. Kasi kaya tumatagal yung pagre-review ko ng pabango, so gagawin ko yon and then sasabihin ko, hindi, kailangan ko munang mag-ayos para maharap ko kayo guys ng maayos sa camera para presentable naman. And then matatambakan na ako ng trabaho, ng gawain sa bahay, ng kung ano-ano. Hindi na ako makakapag-review. So ngayon, hindi ko na pakakawalan yung moment kasi may mga moments na talaga na test ko yung pabango and gustong-gusto ko na siyang i-review as in ganadong-ganado na ako. Inumin ko muna tong homemade ko na milk tea. Nag-inuman kami kagabi ng asawa ko, so medyo kailangan ko ng boost ng energy ng something medyo warm and creamy na drink. So, okay. Etong pabango na to, matagal na siya sa market. Alam nyo naman guys, kaya marami sa inyo meron na nito or yung iba. Nai-intrigue lang kasi maraming may gusto, pero ayaw pa rin bumili. Kasi sabi matamis. Matamis, sobrang tapang na amoy na bulaklak. Now, this is not the first time na naamoy ko siya. Ilang beses ko na siyang inamoy sa store. And kaya hindi ko siya binibili before because pag inaamoy ko siya, inaamoy hindi ko siya ini-spray sa skin ko ha. Pag inaamoy ko siya sa bote and even sa yung paper, kaya nga minsan tricky ang paper na yan, yung strip. Matamis. Tapos parang sobrang tapang na bulaklak. And sabi ko, no, it's not for me. No, hindi ko siya bibilihin. This time, sabi ko, you know what? Na maraming nag-sale nitong mga nakaraan na weeks. So sabi ko, bibiliin ko yung 30ml. Pag hindi ko gusto, I could give it na lang to somebody else, no? So kaya 30ml yung binili ko. Ngayon pa lang, sasabihin ko na guys, nagsisisi ako bakit maliit yung binili ko. Pero okay lang, siguro. Kasi ang tapang niya. Ang tapang niya guys na dalawa kasing pabango yung nasa katawan ko ngayon, which I will also review pagkatapos nito. So, nandito is yung Monpari, and nandito yung itong Flower Bomb. And ang tapang nilang dalawa, or I think ito yung kumakain ng amoy talaga eh. So, tag-isang spray, and sabi ng husband ko, ang lakas ng pabango mo. He's not complaining, sabi niya lang malakas. Sorry, medyo chatty ako today. Kasi ito yung gusto ko eh, naalala ko lahat yung mga pinagagagawa ko para ma-review tong pabango. So, pinaamoy ko sa husband ko, both actually. Mas lumalabas pa nga na matamis itong Monpari. Eto, sa skin ko ha, that's the thing. Nung in-spray ko na sa skin ko, itong Flower Bomb, iba siya guys. Iba siya. I would say it's sexy. It's sexy. So, nung pinaamoy ko sa husband ko, sabi ko, amuyin mo, he doesn't like sweet na scents. Usually, yung mga cologne, vanilla cologne na sweet, no, he finds them, parang sabi niya, cheap. So, nung pinapaamoy ko, ina-expect ko sasabihin niya, hindi ko gusto. Pero sabi niya, no, it's okay. Sabi niya, it's okay. Sabi ko, you don't find it sweet? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, it's sweet. Pero if you're thinking na
cheap, I would say cheap, hindi sila cheap. Sabi ko, good, kasi they're not cheap. Hindi sila yung mga cheap na colognes. Okay, basahin muna natin yung description niya. This is a oriental floral fragrance for women. Lumabas siya noong 2005. Ganun na siya katagal sa market, pero patok na patok pa rin siya, guys. Now I understand. Top notes are tea. Oh, may tea! Okay. Kasi gusto ko yung mga pabango na may tea, except green tea. Medyo nagsasawa na ako sa green tea. Mas gusto ko yung mga black tea. Bergamot and osmanthus. So, yun yung top notes. Tea, bergamot, and osmanthus. Middle notes are orchid, jasmine, rose, freesia, and African orange flower. Jasmine is also yung scent na napapansin ko na nagugustuhan ko palagi. Kung hindi ako nagkakamali, jasmine is sampagita. Pwede ba akong mali? Correct nyo nga ako, guys, below. Or I could Google this afterwards. Pero parang jasmine yata is sampagita. Tama ba? Base notes. Ito yung may iwan sa skin mo eh. Patchouli and musk. And patchouli, gusto ko yung patchouli. Parang kakaunti lang yung patchouli na hindi ko gusto. Yung super dirty na amoy ng patchouli, hindi ko masyadong gusto. Pero I would still use it. And musk, medyo anosmic ako sa musk. Anosmic means hindi mo siya naaamoy or hindi mo siya masyadong naaamoy. Pero depende sa pagkakatimpla ng musk. As we all know, I'm assuming alam na ninyong lahat, binan na sa Europe yung paggamit ng tunay na mask. Kasi to produce yung tunay na mask, kinukuha siya sa animal. Ngayon, karamihan sa mask ay synthetic na. So, yung depende sa mask, may mga mask na anosmic ako, as in hindi ko siya naaamoy, may pagkakatimpla ng mask na ang bango niya, gusto ko. Meron akong binili na pabango lately, Narciso Rodriguez, kasi diba, yung line ng pabango niya may mga mask and may mga iilan sa kanila na na-appreciate ko yung mask. Lumalabas siya sa skin ko, naaamoy ko siya. So, ang una kong naamoy is ang sexy, ang creamy. May slightly powderiness na siya. Ang difference lang guys, nung pag inaamoy ko siya sa store, hindi ko siya nilalagay sa skin ko. Nung nilagay ko siya sa skin ko ngayon, ayun na, na-appreciate ko siya. Ang bango niya sa akin. I'm sorry guys, yung ibang mga na nami-message ko sa Instagram or nagme-message sa akin na nagsasabi, I didn't like the flower bomb and sabi ko, sinagot ko din na hindi ko siya bibilihin kasi ang tamis niya. Pero ngayon, na-tinest ko siya sa skin ko, hindi ko alam bakit hindi ko ginawa yun before. Madalas yata kasi nagmamadali ako. Kasi may isang oras na siya dito sa skin ko eh. Ito na yung maiiwan sa skin ko. Ito na yung magiging amoy ko all throughout. Malakas siya, guys. Malakas siya. Sa iba, they could probably spray one or two sprays lang. Ako, this is the thing with my skin. In some way, medyo kinakain yata ng skin ko yung pabango. For example, yung Tom Ford na Black Orchid o di Parfum, meron ako noon. Sabi, isang spray lang, dalawang spray, you have to be careful. No, I could spray it all over my body. Mahina siya sa skin ko. Malakas siya compared to other perfumes, pero kumbaga, yung ine-expect ko na tapang, no. Mas matapang pa tong flower bomb actually sa skin ko. Pero still, I could probably play with this na ma-spray ko siya all over my body. So, siguro mag-i-spray ako ng dalawa before I leave the house. And then, pag nandun na ako sa destination after 1 hour, I could spray 2 more sa ibang area ng skin. And then after 2 more hours, you know, as the day goes by or goes on, I could spray one by one hanggang sa makumpleto ko na yung targeted areas ko na gusto kong ma-sprayhan. And ang bango-bango ko. Kasi habang tumatagal, like now, malakas pa rin siya. 1 hour na siya dito sa arms ko. Hindi na ako humihinga sa dami ng gusto kong sabihin. Buong-buo pa rin yung amoy niya, guys. Yun yung gusto ko sa kanya. Parang worth yung every penny nyo dito, guys. And okay lang yung 30 ml. Kasi malakas siya. If natatakot kayo, i-try ninyo yung 30 ml kasi I think matagal siyang maubos or not. Malamig pa kasi ngayon. So, maganda siya sa malamig na weather. Floral siya. Ito na yung dry down ha. Floral siya na parang creamy na may pagka-almost creamy, milky na spicy. Nung hindi ko pa nababasa yung notes niya, pag-amoy ko pa lang sabi ko, creamy. Sweet, but it's not sugary sweet. Sabi ko nga, mas sweet pa tong nandito sa my right na arm ko na Monpari. Sweet pero creamy, creamy sweet na side siya. And then spicy. Ganun siya. Pero spray pa rin natin sa arms ko, ay sa kamay ko. Para, sa wrist ko, para ma-describe ko sa inyo yung initial na scent. Naku, ang lakas na ng amoy ko nito, di bali maliligo na ako afterwards.
Ang ganda ng sprayer niya, guys. Pino na malaki. Kaya nga, okay lang kahit 1 to 2 sprays lang muna kayo kasi ang laki ng makakain niya na area. Woo! Initial na spray, ang lakas. Ayun nga, matamis. Ah, okay. Yun yung sinasabi ng tao na sugary sweet siya. And yan siguro yung naaamoy ko talaga sa store pag inaamoy ko siya. Andun yung sugary na almost syrupy, parang tinunaw siya na asukal. Andun yung tamis niya sa initial na spray. Pero dito, sa dry down, no, it's more on creamy, milky sweet. So, kung wala pa kayo nitong flower bomb, guys, napakita ko na ba? Ayan siya. Medyo nakakaasar lang to ha, kasi I think sasabit to somewhere. Mahilig pa naman akong basta magbato lang ng pabango sa bag. I-try ninyo sa skin ninyo. Hayaan nyo munang mag-set siya ng 30 minutes to 1 hour. Maglakad-lakad muna kayo. Antayin ninyo yung dry down. Because yung dry down naman talaga, yung tatagal sa skin ninyo. Yung dry down naman talaga, yung maaamoy sa inyo the whole day. Yung initial na spray, mawawala yan eh. In at least 30 minutes, mawawala yan eh. Eto guys, yung oil concentration nyo. Ang ganda. So yan, yung sa initial na spray nyo, initial na scent, meron akong naaamoy na ano eh, na parang fruity, somewhat parang cola. May pagka-cola yung dating na may pagka-berry. Parang ganun. Ini-ignore ko na yung description niya, guys, ha? Kasi mas dinidescribe ko siya as the way I smell para mas ma-picture ninyo, guys. Medyo nahahawig siya ng konti sa... Dito sa mga pabango na to, ilalagay ko dito. May nahahawig siya, nasa ganun siyang line. Bagay siya sa weather naman natin dito sa Philippines. Yan, sasabihin ko, guys. Pero kagaya ngayon, today is January 30th, January, February, and mga at least hanggang first, second week ng March. Yan ang pinakamalamig na weather talaga natin, hindi naman talaga December. And ito yung magandang time na gumamit ng mga malalakas na pabango. And perfect na perfect siya sa weather natin na ganito. Kagaya ngayon malamig, and sobrang windy, medyo gray. I love it. I'm sorry guys, yung mga nasabihan ko na hindi ko siya gusto, hindi ko siya bibilihin. I'm sorry. I'm eating what I've said. Guys, amuyin ninyo, i-test ninyo sa skin. And now I understand bakit maraming naluloka. Yes, sweet siya sa initial na spray. Sugary sweet. Pero antayin ninyo yung dry down. In 30 minutes, 45 minutes to 1 hour, mawawala yun. And ang creamy, ang sexy, ang sophisticated. You could probably save it sa special na events. Ako sa skin ko, I could wear this every day. Kasi nga, kayang kumain ng skin ko ng matatapang na pabango. And I could play with it. I could control where to spray. Pero kung nasa air-conditioned kayo na area, like office, you could wear this. You could wear this sa office, guys. Also for everyday, kasi kung naka-aircon naman, pero control your spray. Kasi I could see baka may sumakit yung ulo dun sa parang floral na notes niya. So control your spray lang. Siguro isa sa chest, isa sa likod, and then that's good. Or kung gusto niyo yung amoy niya pero ayaw ninyo yung tapang, dito kayo mag-spray, tag-isa, enough na yon. At least pag gumagalaw kayo, naaamoy kayo ng katabi ninyo, and at the same time, naaamoy niyo siya pero malayo siya sa nose ninyo. So yun lang yung masasabi ko or mabibigay ko na tip pagka meron kayong matatapang na pabango pero hindi niyo siya magamit or gusto niyo siyang gamitin everyday kasi gusto niyo yung amoy pero natatapangan kayo sa kanya and natatakot kayo na baka may ma-offend kayo na tao lalo sa office setting. So pwede siya sa office, control your spray. Age 20s pataas pwede. Etong maganda tong gift sa let's say daughters ninyo nag-graduate ng college. Maganda siya as their parang formal na pabango and then habang tumatanda sila, I'm sorry for the word, talaga naman papunta tayo doon, eventually, pwede na nila itong gamitin as often as they wanted to. Pero sa mga medyo bata, or even yung mga takot sa ganito, katapang na pabango, pero gusto ninyo yung amoy, buy this kung gusto siya ng scent, ng katawan ninyo, scent, and then save it for formal, special occasions. Pwede siya sa date night. Kung summertime, I would wear this sa mga formal events lang or mga date nights. I wouldn't wear this sa tanghali unless kagaya ninyo ako na kaya yung matatapang na pabango. Or control it. Control it. Pwede rin dito. Meron akong na-encounter na babae
Nilapitan ko siya kung ano yung pabango niya. Turns out, meron na ako noon, pero ang bango sa kanya, dito lang siya naglagayo, and we're in a restaurant, and kada galaw niya, naaamoy ko siya, nasa kabilang table kami. So, the power of strategic spraying. Ano ba yan? I-invento ko na ba yung mga salita ko? Kung saan ninyo i-spray? Kung nandito kasi sa kamay, the more na gumagalaw kayo, the more na naaamoy ng tao sa paligid ninyo yung pabango ninyo, lalo na kung matapang and gusto ninyong tipirin and gusto ninyong i-control yung spray. So, pwede rin siya sa rainy season kasi tama lang naman yung creaminess and tamis niya, pero maganda siya sa malamig na weather. So, ayan guys, I hope na-describe ko na maayos yung pabango, na nasabi ko kung ano yung mga kailangan ninyong malaman. Matapang siya, I think. Gusto ko sanang sabihin every woman should have this kasi now I understand the hype. I understand the hype, guys. Pero I understand hindi lahat maganda yung chemistry ng pabango sa skin. Kaya, guys, or even men, I'm not stopping you from buying this. Kasi meron siyang spiciness, meron siya ng patchouli, baka sa skin ninyo, mas yun ang lumabas. So try it. Paulit-ulit na ako, guys, i-test ninyo sa store kasi sana magustuhan ng skin ninyo, because pag nagustuhan ng skin ninyo yung amoy niya, creamy, sophisticated, spicy, oriental, ang sexy niya, guys. Ang sexy-sexy niya. So that's it. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching.